Apat sa bawat limang Pilipino ang walang internet connection sa bahay base sa survey ng isang US-based research organization. Ayon naman sa isang eksperto, kaunti man ang mga Pinoy na may internet sa bahay, marami naman ang gumagamit ng mobile internet. Balita halit ni Tricia Zafra. Walang internet connection sa bahay si Mercy, isang college student. Kaya naman, kapag gusto niyang mag-Facebook o kailangan gumawa ng research project, sa internet cafe ang punta niya. Sana nga raw nakakapag-internet siya sa kanilang bahay. Pag nasa bahay kasi yung connection po mas mabilis, tas mura po. Isa si Mercy sa 8 sa kada 10 Pilipinong walang internet connection sa bahay, batay sa survey na ginawa ng Gallup, isang US-based research organization. Sa 148 na bansang kasama sa survey, nakapaloob sa bottom half ang Pilipinas. Kapantay natin ang Indonesia at Ecuador. Nanguna naman sa survey ang kapitbahay nating Singapore na 93% ang may home internet access. Kapantay niya ang Sweden. Tila nakapagtataka para sa isang bansang kilalang aktibo sa social media. Ayon sa Gallup, may kinalaman sa ekonomiya, edukasyon, worker productivity at civic engagement ng isang bansa ang pagkakaroon o kawalan ng home internet access. Kung ang National Telecommunications Commission ang tatanungin, hindi na raw masama ang 21%. Pero sa taong ito, may mga proyektong tinatapos daw para sa internet connectivity infrastructure sa Pilipinas. Archipelago tayo, no? Mahirap talaga kasi $7,100. Although itong Indonesia mas marami, more than 13,000 islands yan, no? So mahirap talaga to connect all of this, no? Although yung may mga islands kasi na halos wala naman tao. So yung mga, ang unahin kasi depopulated population centers, yung unahin lagyan ng access, it's being done. Optical submarine cables is being laid na to connect Palawan. So we expect that to be completed within the year. Ayon naman sa isang web specialist, kailangang linawin sa survey kung ang ibig sabihin ba ng home internet connection ay DSL o digital subscriber line na nangangailangan ng linya ng telepono o nangangahulugan din ba ito ng paggamit ng wireless devices gaya ng cellphones. Mas uso raw kasi sa Pilipinas ang mobile internet. I think kailangan tingnan natin yung history ng telecommunication sa ating bansa. Alam naman natin noon na parang pribileyo para magkaroon ka ng telepono sa bahay mo. Kaya nga, nung naging popular yung dial-up na internet, talagang halos lahat hindi rin makapag-dial-up internet dahil napaka-limited ng telepono sa ating bansa. Yung mga taong walang telepono sa bahay, sila yung parang mas nag-prefer na wala tayong telepono sa bahay, sa mobile device tayo kukonek. Sa huli, ang mahalaga raw ayon kay Toral ay ang magkaroon ng access sa internet sa oras na kailangan ito ng user. Tulad halimbawa ni Jomari, may internet access siya sa bahay pero bago pumasok sa eskwelahan, kinailangan niyang dumaan sa isang internet cafe. Gagawa dapat ako sa bahay kaso nakalimutan ko. So, no choice. Kailangan ko gawin talaga dito. Para sa NTC, isang gabay ang survey ng Gallup para tingnan ang kinalalagyan ngayon ng Pilipinas sa usapin ng internet accessibility. At malaki man daw ang magiging puhunan ng gobyerno para magkaroon ng internet access sa buong bansa, tiyak naman daw ang pag-unlad na ibabalik nito. Yung relationship between broadband penetration at saka economic gains, no? Yung growth, economic growth. Is for every 10% yata, if I'm not mistaken, increase in broadband penetration, mayroong 1% increase in the GDP. Tricia Zafra, GMA News.